pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Sa maligaya, mapayapa, at masaganang bagong taon sa inyo lahat. Sinisimula natin ang taon nito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Ipagkaloob natin sa Kanya lahat ang aming mga pag-asa, pangamba, ang ating mga tuwa, at higatin sa buhay. Pinaugulit natin natin ngayon ang ika-51 ang epikang araw ng kapayapaan. Kapalaan mo ang pagkapagalingan ng Diyos na siya na natutuloy ng kapayapaan ng buong sa katawuhan upang ang tunay ng kapayapaan ay makapagalala. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanil na magkara ng Diyos kaya tumulong tayo sa mawaling Panginoon nagpapatawad ng Diyos. Sinunod ko na pagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, awa ka. Panginoon, awaan kami. Dumating na nagpapagaling ang mga kasalanan ng nagsisisi. Kristo, awa ka. Kristo,
pinagpalakuan sa katauhan na itinuwal ng mahal na ina. Ipalasa ko sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang tandang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y magbibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sa mas maagang panahon ay gawa ng putukan
naman sa mga Egypto para daw lumayo ang mga masamang espiritu. Pero ngayon po ay hindi na ako kasi tulad ng mga nakalipas sa taon. Kaya okay na na maibalik natin kasi dito po tawagin na po natin ito ay sa traditional na kultura Pilipino, ang tawag na po ay Simbang Tinis. The closer it is for 12 o'clock, the better. So, yung iba pa ako ay alas 10. O tayo, alas 10, alas 9. May panahon, mas lalo may panahon na maging bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay makipaganda pa para sa midnight, medianoche kung tawagin po natin. Mabahagi yun ng pagsalo-salo ng bawat pamilya. Pero bahagi yun ang usaw na rin na nais natin harapin ang bagong hapon ng bagong taon sa pamagitan po ng pagtugon sa panawagan ng Diyos katulad ng mahal na Birhen Maria. Sa maparang pamamaraan, katulad ng pinahayag sa banal na kasulatan, inilagay ni Maria ito sa kanyang isip at kanyang pinagkulay-kulay. So, pinagnilay-nilayan ng mahal na Birhen Maria. Kanyang ipinanalangin, binigyan ng pagkataon na ito ay tunay na mabigyan ng panahon ng pagninilay suhan in relation with our faith to God. Para kay Maria, sa kanyang ugnaya, sa kanyang anak na si Jesus, ang kaganapan ng pangako ng Diyos, ang kaligtasan ng bayang Israel at ng sanlibutan. Kaya bahagi yun, no? Bahagi yun na makita natin na nawa masalubog natin ng bagong taon. Saan? Sa pamagitan ng biyaya na ibinibigay sa atin ng pagliligtas ng Diyos. At ito ay magandang bigyan natin ng pasipo sa pamagitan ng pakikisa natin sa banal na pagdiriwang ng Misa. Na magkaroon tayo ng kalatagap kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa 2018. May panibagong hapon. May panibagong mga pagkilos. Baring may bagong patutunguhan. Baring may mga pangyayari na hindi namin gustong mangyari. O maaaring maging kaganapan ng matagal na natin ipinagdarasal. Ay marami ang pwedeng mangyari. Pero ano yung kailangan natin? Katulad ni Maria Nalit, maging panatag tayo sa pananalig sa Diyos. Maging matibay ang ating pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Ialay natin ito katulad ng ating pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa akin sa taong ito, 2017. So maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at hapon na ipinigay po nito 2017. Natawayan din ay tayo ay lumago. Tayo ay naging mas marunong. Tayo naway naging mas mature.
Hindi lamang po sa pagkilos natin bilang tao, pero lalo-lalo na bilang mga Kristiyano. Ang itutulog natin na rin, bigyan tayo ng panibagong lakas na harapin ang 2018. Marami yung mga nakaabak na pwedeng mangyari. O maaaring mga nakaabak lang. Pero maaaring hindi mangyari. Kaya pumisan eh. Natatala tayo ng takot. Wala pang nangyayari, natatakot na tayo. Hindi, no? Pinakailangan natin ng alin, ang pananalig ng mahal na Birheng Maria. Dahil, walang takot, kami. Alam niya, hindi siya papabayaan ng Diyos. Alam niya, marunong ang Diyos. Alam niya, kahit na ano ang pwedeng ipagawa sa kanya ng Diyos, makakayanan niya sa tulong at awa ng Diyos. Yun ang palaging modo ng mahal na Birheng Maria, sa tulong at awa ng Diyos. Kasi narihingin din po nawa yung magiging pamantayan natin sa pagkilos natin ito. Na maging lakas natin sa pagtahak natin sa panibagong taon na ito. Na palagi natin ilinangalit ang tulong ng Diyos katulad ng ginawa ng mahal na Birheng Maria. Ang palagi natin isa-isip ay magagawa natin ito. Ito ang tunay na pinagagawa sa atin ng Diyos sa tulong din at ng Kanyang Ama. Yun yung bigyan natin na higit na pagtugon at awa ay sa mga nakalipas na panahon ay tayo'y pinagyaman sa ating karanasan at sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y maging dahilan ng lakas ng mahal na Birheng Maria. Yung pagigina ng mahal na Birheng Maria na hinihiyan natin ang tulungin ay nanggaling din mismo sa lakas niya sa kanyang pagigina sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, yun ang tularan natin sa mahal na Birheng Maria. Manalig tayo. Manalig tayo ng katulad ng pananalig ng mahal na Birheng Maria. At yun ang bilhin natin sa tulong at awa ng Diyos. Namatay ang inibig na naos ay naroroonan ng mga yumao ng may
Espiritu Santo sa banal na simbahan Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang bagong taon ay nag-aati ng bagong hamon, ng bagong pagkakataon, at ng bagong pag-asa para sa kapayapaan. Sumako tayo sa ating dakilang Ama upang gabayan tayo sa mga pag-isikap nating isabuhay ang mabuting balita ng tutulong ng kapayapaan. Panginoon ng kapayapaan, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo ang iyong bayan. Idalangin natin ang Santo Papa, mga obispo, mga kaparian at diakono. Maging tagapaghatid nawa sila ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga komunidad na puno ng galit at pagkawakapota. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo ang iyong bayan. Idalangin natin ang mga namumuno sa pamahalaan at sa bawat bansa. Pahalagahan nawa nila ang dialogo at maging tagapagtaguyod ng katarungan para sa mga naaapi. Manalangin tayo. Ang Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo ang iyong bayan. Idalangin natin ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa paniniwala, lahi o kulay. Lingapi nawa sila ng mga nagtatakuyod ng katarungan, kapayapaan, at nagtatanggol sa dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo ang iyong bayan. Idalangin natin ang mga sugatan sa kaluluwa at katawan dahil sa terorismo, panatisismo, at puot. Mabigyan nawa sila ng katarungan at makaramdam ng pagkalinga sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo ang iyong bayan. Idalangin natin ang mga may sakit at may mga kapansanan. Makuskus nawa sila ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Sa tulong ng panalangin ng Inang Maria, manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang mga panalangin ng Ama, mapahalagahan nawa namin ang bagong taong kaloob mo. Upang kami makapaglingkod sa iyo ang nangamin pampatulad ng Direk Maria. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid yung mga pagkahain natin ni kaluglar ng Diyos sa pangkapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang walang lumika sa iyo nagpumulang at nagkaroon ng kapaganapan ng talan na dakilang kabisang ito ni Maria na ina ng anak ng Diyos na totoo. May pagdiyo na alamin ang pasimula ng bagong taon at panagilin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala sa hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin na sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamat natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, dakilang kabistahan na pag-iina ng mahal ng Birheng Maria. Bukod pong pinagpala sa babae na ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isuho mo siya bilang aming isigas. Sa kapangyarihan ng Espiritu Panay, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag itong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ang aming katawan na iniaandog para